Yan, 1 minute na lang. Pantay na kayo mukha ko. Mas manipis dito sa kabila, naloko na. Hello guys! Lifestyle episode ulit tayo this week. Ang ating vlog for today ay based sa request na ating na-receive sa comment section. Okay, eto basahin natin. From Jay Reyes. Hello! Pwede po ba pa-request ng topic po? Jackadal, nabanggit niyo po kasi na sinisikmura po kayo. Baka pwede naman po pa-topic ma'am ang regarding sa sikmura po or sinisikmura. Kung ano ba dahilan kung bakit sinisikmura ang isang tao? At kung ano ba ang dapat kainin or bawal kainin po? Bali, ang title niyo na lang ma'am, sikmura or sinisikmura po. Kaya nagbigay din siya ng title. Sana po mapagbigyan ako. Maraming salamat po and God bless po, ma'am. Okay, hi Jay! Thank you sa iyong comment at thank you sa pag-request ng topic. O yeah, pwede talaga mag-request ng topic. Good luck sa akin. Talaga nagbigay ka po ng title, ha? First guys, I'd like you to know na hindi ako doktor, hindi ako Dr. Kwak-Kwak. Hindi ako nurse or hindi ako related sa medical field, okay? Itong vlog na to, Jay, masasabi ko lang talaga based sa experience ko sa pagdating sa pagsakit ng tiyan o pagdating sa pagsakit ng sikmura. Marami kasi yan kapag ka about sa tiyan, marami yan eh. Malaki kasi, maraming pwedeng tamaan pagdating sa tiyan, maraming pwedeng causes, no? But allow me guys, habang sinasagot ko si Jay, ay magpapa-beauty ako. Okay? We're going out today and it's gonna be a stressful day and it has been a very stressful week. Actually, hindi eh. It's talagang super stressful na for the past few weeks since nag-start ang March or Feb. Ewan ko na, hindi ko na alam ang timeline. Okay? So, maaga pa. Hindi pa ako naliligo. At hindi rin ako nagsuklay. Naglagay lang ako ng lipstick para hindi naman ako sobrang putla habang nagba-vlog. Stress na stress, kaya magpapa-beauty, papabawas ng stress. Kasi mamaya, pagod na naman. Okay. Pupuntahan kami, magpo-photo booth kami today, magsi-service kami. Ang gagawin ko, mag-RF ako sa face, sa eyes ko, at saka sa neck. Okay. Early years ko, more of yung diagnosis sa akin ay acute gastritis. Pagka ganon, ang binibigay ng doctor kasi antacid para ma-regulate yung acid sa stomach, no? And also, kapag humahapdi yung sikmura, let's say like acid reflux, ang binibigay yung mga pantoprazole, like omeprazole, ganun. And then, kapag ka mga stomach cramps naman, ang nabibigay naman sa akin na gamot yung like Boscopan, yung mga ganung gamot. Nung bata pa ako, hanggang sa siguro mga high school or college, mapili talaga ako sa food. And kahit dati pa yung lifestyle ko, especially nung nag-college ako, panghapon na yung pasok. So, late ako natutulog, late ako gumigising. So, ang nangyayari, hindi ako nagbe-breakfast. So, yun yung, I think, naging reason kung bakit talaga nagka-problema ako sa tiyan. Kasi, syempre, lipas gutom, hindi kumakain ng maayos. Tapos, kapag may pagkain, hindi gaanong kumakain. So, ganun. Yun yung naging cause. Ang symptoms ko noon, syempre, mahapdi ang sikmura. Tapos, bloated, kinakabagan, may kabag yung tiyan, mahangin. And minsan pa nga, parang feeling ko, parang sinasabi ko, parang may nakatali sa tiyan ko, masikip, ganun yung feeling. Parang, ang term ko, ang higpit ng tiyan ko. Hindi kasi parang may nakatali. Kung sa worst naman na symptoms noon na na-experience ko, yung tipong hindi ka na makatuwid, hindi ka na... Or ako, hindi ako makatuwid na, hindi ako makatayo. Yung talagang magku-curl ka na lang sa sobrang sakit. And na-experience ko yun, minsan, nung college kami, naglalakad kami sa corridor.
Tapos bigla na lang sumakit yung chan ko. Talagang napaupo ako sa side. Tapos sinintay ko siyang humupa. Tapos sobrang ako pinagpapawisan. Of course, pagka ganun, punta ka na sa doctor. Kaya hindi talaga pwede yung papalipas ka ng gutom. But actually, until now, ganun pa din ako. Bukod sa yun nga, nagpapalipas ng gutom. Yung mga possible talaga na sasakit yung chan. Yung overeating, sobrang dami ng kinain. Diba? Hindi na kaya sa chan. Or halo-halo yung kinain, kung ano-ano. And then, of course, yung... And sinasabi yung stress nga, no? Stress-related din siya kung stress ka, sasakit ang chan mo, hahapdi ang chan mo, sasakit ang ulo mo. So, syempre, kung nagpapalipas ka ng gutom, syempre, mas stress ka talaga nun. Kaya, iwasan natin mas stress. Good luck. Mag-stress tubs, guys. Charet. Pero true ha, nag-i-stress tubs din ako. Tapos kung meron kang nakain na mali, kung nakakain ka ng, kung na-food poison ka, or contaminated yung water. Yan kasi yung mga usually na nakakasakit ng chan, nagko-cause ng sakit ng chan. And kung meron ka ng kagaya na sa akin, kung meron ng gastritis, maraming bawal eh. Mga pinagbabawal ng doctors ko before. Bawal ang soda. Bawal ang anything na may milk. Bawal ang chocolates. Ano ba? Bawal ang fatty food or oily food. Kung sa drinks, ang pwede lang sa akin, water. As in, water lang. Eh, syempre, minsan lang tayo mabuhay sa earth. Water lang ba iinumin ko? Piloso po eh, no? Pero ganun talaga. Nasabi ko kasi matigas din ang ulo ko. Sabihin ko lang, may gamot naman eh. Okay lang yan. Pero kapag masakit na, ayun, nangangawa-ngawa na, di ba? Yung naoperahan din ako, yung appendectomy, sa appendix. Sakit din yung chan ko nun, pero kasi hindi mo naman malalaman yung cause nun. Basta sasakit lang siya. Alam ko may kakaiba sa chan ko. Hindi siya yung sinisikmura. Nung naliligo ako, hindi ako makayuko. Actually, nakakayuko ako, pero merong masakit na dull ache siya. Tapos sinubukan kong itaas yung right leg ko. Siyempre, tutupi yun. So, naramdaman ko, sabi ko, parang may something. Go work pa ako nun eh. Pumasok pa ako sa work. Pero habang nasa bus ako nun, from Mandaluyong to Sukat nun, talagang feel ko may something. Merong iba talaga. Tapos nagsabi, nung dumating ako sa work, nagsabi ako sa nurse na ganun nga yung nararamdaman ko. So, pinauwi ako. Tapos nagpa-check up ako. Possible na yung appendix ko nga daw na mamaga. Naoperahan din ako nun. Pero, hindi siya yung tipong pumutok. Kasi, syempre, mainda ako yun. Kung alam ko na meron, na merong mali. So, sabi, tamang-tama lang daw yung pagkaka-opera. Namamagana siya. Okay, so, katapos na ako ng 10 minutes dito, sa kabila naman. Meron palang nabanggit yung mother ko about sa yung malunggay. Kasi alam naman natin na parang like wonder plant din yung malunggay, di ba? Sabi daw sa kanya nung doctor niya, bawal daw yung malunggay kapag ka may problema ka sa chan. Mahapdi daw sa chan yun. Tapos ang pinapakain lang kapag ka may problema yung chan, syempre yung mga hindi oily food. Lugaw. Para hindi mabigla yung chan. So, hindi ka kakain ng marami. Tsaka dapat din, pagkakain ka, kapag ka may ganito kang problema, paunti-unti lang. Mga small meals lang, small portion lang. Pero kakain ka, sabi sa akin, you can eat like every 2 hours, ganun. Pero ako kasi ganun eh, kaunti lang talaga ako kumain. Pero mahilig akong kumain. I mean, madalas akong kumain. Ano ba yun? Basta, kakain ako ng konti, tapos after 2 to 3 hours, kakain ulit ako. Konti lang ulit, tapos kakain na naman ako. Pero sa ngayon, hindi na ganun.
Ewan ko, nung nagbago, tumanda na ako. Ma-observe nyo naman yan eh. Kung ano yung nagbago sa mga katakatawan ninyo pag tumatanda na, aray ko. Ang problema ko naman, yung aking myoma sa uterus ko before, yung submucosal myoma, eh yung kasing ganong klase ng bukol, nagkukos din kasi ng bloating yun eh. Kaya kapag ka ganon, may gastritis ka, tapos may myoma ka, parang hindi mo na rin talaga alam kung ano ba talaga yung nagkukos ng mga problema mo sa katawan. Siguro, ano na lang sila, kumbaga damay-damay na lang. Kaya ginagawa ko, pinapabayaan ko lang eh. Masakit siya, okay, sige, masakit. Ganon. So parang hindi mo na talaga alam kung ano yung, ano ba talaga nangyayari. Kung kaya naman, kung tolerable, wala ka naman din magagawa, diba? So, yaan mo lang siya. Yaan mo siya, lilipas din naman siya. So, yun nga, nung natanggal na yung mattress ko, nung wala na yung myoma, nagkaroon naman ako ng gallstone. Maliit lang yun nung na-detect yun, 1 year after akong maoperahan sa mattress. Sa ultrasound ko, actually, pa-abdomen ultrasound ako nun. To check lang yung other parts ng chan ko, like liver, kidneys, ganon, at saka yung ovary ko kasi nga, wina-watch out ko din yun eh, especially kasi kapag kahalimbawa nagkakaroon ng ano, ng menstruation, so may period every month, eh syempre kung wala ka ng matres, hindi ka naman nareglahin eh. So yung waste ng body, naindun lang siya sa loob, kasi diba sinuturo sa atin before na kapag ka nagkakaroon ng menstruation, nilalabas mo na yun. So, kung wala nang matres, hindi nalalabas yung regla. Diba? So, nandun lang siya sa loob ng katawan mo. Nandun na siya sa mga tissues. So, syempre, pinachecheck ko yun. Baka mamaya magka-problema. Kasi, may ovaries pa ako eh. Tapos, doon na-detect yung gallstone. Actually, isa lang yung na-detect at that time. Hindi ko kaagad pinansin kasi maliit pa naman siya. Kasi ano pa nun eh, strict quarantine pa tayo nun. Halos wala pang nakakalabas nun. Nakalabas lang ako nun kasi nagpa-check up ako. Nagpa-ultrasound ako. Then siguro nung lumuwag-luwag na, hindi ko na maalala yung timeline, siguro mga 6 months. Nagpa-check ako sa doctor. Hindi ko maalala kung paano. Basta nagpa-check up na ako, tapos binigyan niya na ako ng Ursofolk. Basta parang ganun. Search ko, lagay ko na lang dito. Yun, binigyan niya ako ng ganun, naka siguro one cycle, tapos nagpa-ultrasound kami ulit nung hindi nawala. Naging dalawa yun eh, yung nakita in sa next ultrasound. Nung hindi nawala, another cycle kami. Pero hindi siya nawala talaga. Ano siya? Lumaki pa siya. Sabi niya nun, i-refer niya na ako sa gastrologist. Pantay niya yung mukha ko. Mas manipis dito sa kabila, naloko na. Numipis na siya. Yung husband ko dadaan-daan sa likod. Kagigising niya lang. Hello? Tapos na. Hindi pantay. Palitan ko siya. Before ako maoperahan, hindi ko alam na yung gallstone, nagkukos nga siya ng mga kung ano-anong sakit. As in, hindi talaga ako aware. Ang pinaka-weird na naramdaman ko nung time na yun, yung kapag kumakain ako, after that, suka ako. Na-observe ko yun eh. Kapag ka kumakain ako ng mga basta heavy yung meal, kapag kumain ako ng burger, kapag ka kumain ako ng mga yung dairy products. Let's say, like, leche flan or salad. Sinigang na ribs, ganun. Ayoko kasi pumunta sa doctor eh. Kasi nga, nung time na yun, syempre, di ba? Detect ka na merong kang ano eh, COVID, syempre. It will affect your, ano eh, family and everyone else and everything else. Tiis-tiis lang. Na-observe ko lang din. Sabi ko, bakit ba ako nagkakaganito? Nababaliw na ba ako? Ganun talaga yun, no? Pag hindi mo kasi talaga alam, like, na-stress lang ba ako? Dahil ba to sa, ano? Dahil ba to sa pandemic?
ako nagsususuka, hindi naman ako pumapayat. Tapos every time na pumapasyal ako dun sa bahay ng parents ko, laging natatapat na ang ulam. Sinigang na ribs. Tapos every time nakakain ako, hindi naman kasi, siguro like once a month, ganun, papasyal dun. Si Papa kasi pag nagluluto, laging maraming ulam eh. Siyempre sa bahay kami, tipid lang eh, isang ulam. Tipid lang. Pag kinapapa, ang daming ulam eh, maraming food. Tapos talaga napapakain ka. Yun na. Susuka na ako ng susuka. Sakit ng tiyan ko. Siguro mga 1 year na yon na meron akong gallstone. Para na akong napoposes pag sumasakit. Talagang para akong napoposes. Ano yung sa ano? Sa mga exorcist na film. Hindi na alam kung paano yung galaw. Ganon. As in, pag sumakit siya, lagi ano yung late night, tapos hanggang madaling araw, ang sakit ng tiyan ko as in. Pag napagod ka, huhupa rin siya eh. Huhupa rin siya. Siyempre, inom ka ng ano, pain reliever, lalagay ng hot compress, hindi kayang mag-relax. Hindi lang ako, guys. Punta kayo sa ano, join kayo sa Facebook group. Yung about sa mga gallstones, gallbladder, maraming group niyan. Makikita nyo pare-pareho kami ng symptoms. Yung iba, worst pa kaysa sa akin. Pero hindi ko alam. At that time, wala akong idea na gallstone ko yun. Kasi sabi ni Doc, natanong ko kasi si Doc before, ba't ganun, Doc? Sa gallstone ko ba yun? Sabi, masyado namang maliit yan to cause ng ganun. Oh yeah. Maliit nga lang siya, pero bumabara na pala siya. Kasi hindi siya kasya dun sa ano eh. Hindi siya kasya dun sa bile duct. So, hindi siya makapasok. So, bumabara na siya dun. So, kapag bumabara na pala, yun pala yung nagkukos ng sakit. Na hindi ko alam. So, nakita nga dun sa biopsy na ilang beses na pala talaga siyang umatake. Kaya ilang beses na rin akong naging parang naposes, no? Nang hindi ko alam, na wala akong kaalam-alam. Nung sumasakit na yon, nung naramdaman ko na takot na akong kumain kasi anything na ilagay ko sa bibig ko, ilagay ko sa tiyan ko, sumasakit talaga. Nung time na talagang malapit na ako operahan, nung hindi ko pa alam ha, hindi ko pa alam na ooperahan ako. Kinakain ko apple. Ayoko nang kumain. Natakot ako. Sabi mo mainda ako o nangangaray ako, parang aarte mo naman. Para yun lang. Good luck. Basta tingnan nyo yung mga hindi naniniwala sa akin, charot. Kasi mayroong ganun eh. Yung mag-iisipin lang na lakas naman mag-inarte nito. Punta kayo dun sa Facebook group. Makikita niyo yung ibang tao dun talaga naman. Actually, pare-pareho, hindi lang ibang tao. Ganun talaga siya. Yung albularyo pa ako ng mama ko nun. Nagpunta pa kami sa albularyo. So, diniin yung tiyan ko. Tapos sabi niya sa akin, anong problema? Sabi ko, meron akong gallbladder, stone, tsaka polyp. Kasi yun yung sabi sa sa ultrasound, meron akong polyp. Nung sabi ko may polyp, oh my God, operahan ako. Tapos sabi, ginanan ng albularyo yung tiyan ko, diniin niya. Sabi niya, wala ka namang polyp sa gallbladder eh. Meron kang polyp sa ovary. Like, may polyp ako sa ovary? Oh my God! Operahan din ako sa ovary. Sabi niya, wala daw akong problema. Hindi daw ako operahan sa gallbladder. Okay lang daw ako. After ilang months lang, operahan ako. Pero tama siya, ha? Wala akong gallbladder polyp. Kasi sa biopsy, wala namang polyp na nakita eh. And sa sa ovary ko, okay pa naman siya. Damay ko na rin tong nose ko. Napapansin niyo ba yung difference?
yung lahat ng mga sakit na naramdaman ko. Siyempre, na-refer na ako sa ano eh, sa gastrologist eh. Sinabi niya sa akin na dahil yun sa gallstone, yun talaga yung nag-cause nun, yung mga sakit na naramdaman ko. Kapag sinisikmura ka, mararamdaman mo yun sa gitna eh. Pero kasi kapag meron kang gallstone, pag umaatake yun, mararamdaman mo yun mostly sa sides. Sa sides ng chan mo. Sa ilalim ng ribs. Tsaka sa back. Pwede siyang sumakit sa left. Sasabihin mo, ang gallbladder nasa kanan. Pero masakit sa left. Yes, it happens. May explanation dun. Ewan ko kung reflective pain, pero pwede siyang sumakit sa left. Hindi lang sa right. Siyempre, hindi ako natutunawan dahil yun sa gallstone ko. Lalo na bumabara na siya. Ito naman ngayon, problema ko, dadagdag ko lang. Nag-overeat ako. Bumisita na naman ako dun sa bahay ng parents ko. Last week. Dami ko na naman nakain. Si Papa kasi pag nag-abot ng kanin, kain ka eh. Extra rice. Dami ko nakain. Grabe, talaga nag-diarrhea ako. Dami ko nakain. Ganun pala yun. Kapag wala ka na palang gallbladder, syempre yung bile, tuloy-tuloy na lang siya sa bituka mo. So, syempre, sabi, nabasa ko, kay Dr. Google na naman, kapag ka nag-overeat ka, sasakit ang tiyan mo. Grabe talaga yung bloat ng tiyan ko. Parang bola na matigas. Para akong buntis ng 9 months. Tapos, CR ako ng CR. Tubig. Kapag ka, after kong kumain, CR ko. Kasi para daw siyang nagiging laxative yung bile sa sikmura. At, yun nga, terrible ang pain. Pero kahit na ganon, tuloy ang buhay. Work. Stress yung katawan kasi syempre na may pain eh. Pero dapat yung ating being carry lang. Worry ko lang kung minsan syempre kung lalabas ako tapos pagkakain ko. Kailangan ko mag-CR. Gaya ngayon, magpo-photo booth kami, diba? Eh kung alokin ako ng food dun. Tapos gutom na ako. Siyempre, kakain ako. Good luck. Pero kahapon lumabas ako eh. Nagpunta ako sa Care Health Plus. Kumain naman ako. Nag-breakfast naman ako. Then, we had to leave na kagad eh. Para maaga kami dun sa office. Gusto niya kumuha ng health card. DM kay, PM kay sa akin guys. Sa Jacadal. Hindi ako into herbal, kaya hindi ko alam kung ano yung mga herbal na iinumin kung may problema ka sa tiyan. Pero si mama dati, kapag masakit yung tiyan ko, meron siyang nilalagay sa ano ko eh. Ano nga yun, be? Yung nilalagay ni mama sa tiyan ko? Yung dahon? Tawa-tawa ba yun? Tawa-tawa? Tawa-tawa yung tawag nila, yung malapad. Pag nilalagay naman ni mama yun, nilalagay niya ng oil. Parang nababawasan naman yung hangin. Pero syempre kapag naglagay lang si mama sa akin, pero ako maglalagay sa sarili ko, kinatatamaran ko din. 10 minutes. May 3 minutes pa dito. Nabawasan na ba aking puffiness? Yung eye bags. Ganyan talaga yan. Pinaghirapan ko yan, kaya proud ako dyan. Normal lang naman, pag umiti ka, may ganyan, diba? Yung nga palang ano, kapag kayong mapdian chan, kapag may problema yung chan ko, lagi kong hinahanap rice. Ganon din ba kayo? Rice ang hinahanap nyo. Sa neck naman. 10 minutes lang.
Ayun, Jay, kung ano man yung nararamdaman mo, sana makapagpa-doctor ka. At sana maging okay ka na, kung sinisipmura ka man. Join ka sa, ano, join ka sa Facebook group. Marami kang mababasa doon na nakaka-relate ka, nakaka-relate sila sa'yo. You can post your questions, comments, na walang mag-judge sa'yo. Kasi sa ibang tao, kapag hindi nila nararanasan, it's easy for them to say na, iniisip mo lang yan, or ang arte mo naman, para yan lang. Pero tayo yung may katawan, kaya alam natin yung mga nangyayari sa atin. Okay? So kung may nararamdaman ka dyan, you go to the doctor. Thanks again sa comment mo ha. Pasensya na. Sa ganitong paraan ko sinagot yung iyong mga questions. Busy talaga ang lola. Starting Feb. Parang there's no room to, ano, to breathe. Work, work, work. But it's okay. At least meron tayong work naman. Thank you so much, guys, for watching. This is Jackie. Please subscribe to my channel, Jaka Dal. Pahit po ng like and share. Hindi ko natapusin yung 10 minutes dito sa neck ko, ha? Pero nakita nyo naman, di ba? Nabawasan yung laki ng mukha ko. Thank you so much, guys. Till next. By the way, Sunday, 7 p.m. may live ako. Join me, guys. Bye!